Hello YouTube Boss Rino, welcome to my channel. Dami nag-request itong Just Click, pero i-post nyo muna to. Mag-tipla kayo ng Boss Rino Coffee sa mga bumili. Sa hindi pa nabili sa Shopee, search nyo lang Boss Rino Coffee, doon kayo makakabili. So ito, Most Haunted Abandoned Nightclub. Subscribe nyo si Just Click. Oo, 70,000 subscriber na. Ang pangarap lang niya muna ngayon ay maka 100,000. So, malapit na siya mag 100,000. Sana all. So, subscribe si Just Clint. So, ito, tirahin natin ito bago patirahin ng iba. From Bangkok, bumiyahe kami ng 2 hours papunta sa tinatawag nilang Sin City, o mas kilala bilang Pattaya. Pero pagdating namin doon, sinarado na pala ang lokasyon. So guys, andito na tayo. Pero meron nakalagay dito. Sinubukan namin kausapin ng mga... Andito na tayo. Ang nakalagay ay sinara namin itong diskuhan na to dahil ang daming umiihi paglasing. Pero meron nakalagay dito. Sinubukan namin kausapin ng mga nagbabantay dito. Kunto, Batman na yung mga. Hi, Luke. Hindi kami pinayagang pumasok dahil palubog na daw ang araw at wala sa kanila ang gusto sumama sa loob. Nawalan na kami ng tsansa makapasok at nag-decide na lang umuwi ng Bangkok hanggang sa may nakasalubong kaming lokal dito. Isa pala siyang kaibigan ng may-ari ng club at saksi sa mga nangyari dito. Tinulungan niya kami makiusap para makapasok dito. Pero sa isang kondisyon. Kailangan namin lumabas agad pagsapit ng dilim. Oh, mukhang nakakatakot talaga to. Papasok, meron kaming nakitang mga gamit at motor. Ito daw yung mga naiwan pa ng mga nasawi sa sunog. Ah, nasunog pala. So parang ozone layer nga. Ozone layer, ozone disco. At pagdating namin sa loob, ito ang bumungad sa amin. Isang napakalaking club na abandonado. Dahil paniki dyan, diskuhan ni Batman eh. Ito yung entrance. Hanggang dito lang daw sa labas pwede maghatid si kuya. Delikado pag gabi, doon kayo meron sa gabi. Papasok lang tayo dun sa loob, titingnan natin kung anong meron. Tara. Oh my God! Oh my God, nakakatakot nga. Papasok na dapat kami, pero may bigla na lang. Uy, kago! Anino? Hindi kami sigurado kung anino o namalikmata lang kami dito. Kaya hindi na lang namin pinansin. Hindi kami pwedeng umatras lalo pat kakapasok lang namin. Kaya pinagpatuloy lang namin ang pag-iikot kahit sobrang kabado na kami. Alam niyo ba na nakakatakot? Kung nakakatakot siya yung mga yung nasunugan. Kung di pa kayo nasunugan, kami nasunugan na kami. Tapos kinabukasan, binalikan namin yung bahay namin. Nakita ko yung mga kapitbahay namin na patong-patong silang magkakamag-anak na nasunog. As in, patong-patong sila. Tapos, ano na, sunog na yung katawan. Ano na, wala na yung mukha. Parang ganun, nakita ko na yun. Kaya, na-imagine ko kung... Yung mga nasunugan talaga, yung mga nasunog dito, ay, kakakilabot talaga. Kung wala tong ilaw, pitch black pa rin. Kaya umakyat agad kami para tingnan kung anong meron sa second floor. Pa sila. At habang paakyat doon, ito ang bumungad sa amin. Mga numero na masasamang elemento. 666, oh. Kagaya ito sa nakita namin sa haunted ghost ship at hindi ito magandang senyales sa mga pumupunta dito. Yung handle, yung hawakan dito sa hagdan, sira na rin. Siguro kinalakal na to ng mga looters dito nung nasira to. Kasi wala na yung mga bakal eh. Feeling ko binenta na. Oo, nakakatakot tong part na to. Loot dito. Pero yung semento niya, intact pa rin. Habang paakyat dito, meron kami nakitang isang mensahe. Oh my God.
Nakita din namin kung saan nakalagay ang dating elevator nila. Ito siguro yung elevator nila, pero basag na rin yung brick. Manipis. Gago, kinikilabutan ako, hindi ko alam kung bakit. Ang creepy ng mga nakasulat sa pader nila dito. Mararamdaman mo talaga na parang may nakat... I see you. Tingin sa'yo. Ang inanakita ka. Pero alam ko parang may mga mata nakatingin sa amin dito. Puta! Dito sa second floor. Dito, empty lang siya. Pero meron dito yung pinakamalaking butas kanina. Dito pala siya, guys. Nilapitan namin para i-check anong meron dito. Ang laki na nung butas. Siyempre, dami nang pumasok dyan. Kaya lumaki na yung butas. Mayroon mga nakasulat. May mga nakasulat pero hindi na namin maintindihan. At nagsisimula na kami. Asa nakasulat? Ito, ako na-translate ko. May mga watch your step. Baka mahulog kayo. Sulat pero hindi na namin maintindihan. At nagsisimula na kaming makarinig ng kaluskos. Wait lang. Habang nakatingin kami sa paligid, hindi namin namalayan may nahagip na pala ang lente. So ito yung entrance dito sa kamila. Oh my God. Entrance sa likod papunta sa... Wala kaming kaalam-alam kaya tuloy-tuloy lang kami sa pag-ikot. Nanlilisi ka mga mata. Dito. Himik sa floor na to pero amoy sunog na gulong. Oh, at pansin dito na wala. Ganun yung amoy nung... Ewan ko ako. At bata pa kasi ako nito eh. Yung amoy ng sunog ng tao. May kahawig. Masyadong daanan pababa. Third floor na to, guys. Unlike dun sa baba, wala na siyang daanan na hagdan. Dito lang talaga sa harap. Masyadong malakas ang amoy kaya nag-decide na kaming lumabas. Meron pa. Grabe, may fourth floor pa pala to. Nag-decide kaming akyatin ang fourth floor para tingnan anong meron doon. At habang paakyat, may nakita kaming kakaibang bakas. Bakit abo yung naiwang bakas dito? Ang nakakapagtaka, mga abo ang naiwang marka ng paa. Parang may nakikita akong reflect. Oh, tiyangin na! Gabo na! Akala ko galing sa labas ng bintana ang puting liwanag na nakita ko. Pero imposible dahil nakasteady ang ilaw ng ibang bintana dito. At tama nga ang hinala ko dahil ilang segundo lang. May nakita agad si Dayan. Ito yung parang Tori Lab. Lab. May puting anino na dumaan sa harap niya. Kaya hindi na namin pinasok ang fourth floor at dumiretso na sa taas. Pero may biglang nagdabog ng malakas. Guys, bakit na tayo sa rooftop? So far, so good. Isa lang ang alam ko, ayaw nila kami sa palapag na to kaya dumiretso na kami agad sa rooftop. Wala naman tao dun sa baba eh. At pagdating namin dito, ito ang bumungad sa amin. Tawin na ba? Wow! Isang magandang tanawin na parang sa mga pelikula. Grabe, ang ganda dito guys. Yung sunset, tingnan nyo. Wow! Makikita mo dito ang 360 degree view ng syudad nila. Pero nakakalungkot at sayang dahil kinalimutan na din ito ng panahon at hindi na makikita ng... Si Batman na lang pupunta dyan ngayon. Mapalad tayo dahil nakikita natin pareho ang mga lugar na to. Kahit dito man lang, maalala natin at ipagdasal ang mga sumakamilang buhay dito. Meron akong goal this year na umabot tayo ng 100,000 subscribers sa YouTube at 1 million followers sa Facebook. So sana nagustuhan niyo to. So ngayon, kailangan natin bumaba. Tara. Hindi namin namalayan ang oras dito, kaya bumaba agad kami dahil naalala namin ang sabi ni Kuya na lumabas agad pag may nagparamdam at madilim na. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita namin kanina, kaya dumaan kami ulit ng fourth floor. Oh my God. Tingnan kung nandun pa. At pagdating namin doon, ito ang bumungad sa amin. Shit! Tara na. Bilisan mo. Hindi ata sila natuwa dito dahil sunod-sunod na kalabog ang sumalubong sa amin. Pinapalis na tayo guys. Kung ako ha, baliktad, paunahin ko yung babae. Oh my God. Shit. Hindi na namin makita ang lagusan dito hanggang may nakita. Kasi paunahin ko yung babae kasi nandun sa taas yung ano, diba? Nandun sa taas yung lumalagabog. So, paunahin ko yung babae. Tapos pag nasa baba, ako muna. Isang butas na merong malansang amoy. Ano pa? Ano ba, diba?
agad.ไฟไหม้ที่ชั้น4ชั้น5มีผู้คนตายเกือบ200คนโอ้ my god 200 ang namatay. Hindi natin alam kung bakit meron nagpaparamdam. Gusto ba tayong paglaruan? O gusto nila ng tulong kaso hindi lang natin maintindihan? This year I'm trying to reach 100,000 subscribers and sana napasubscribe kita. Oh, may part 2 pa to coming soon. So ayan, magano na kayo. Subscribe na kayo, just click. Maganda yung vlog niya pala. Kaya lang sobrang ikli, pero hindi niya masyado ini-explore yung buong lugar katulad ng ginagawa ng mga ghost hunter. No? Talagang para sa si Zargaru. So mabibiting ka talaga, pero ang ganda eh, no? I came from the mud. There's dirt on my hands.